Okay, isa pong panlin lang ng Diablo ay yung papagmumukain kanyang kawawa. Okay? Papagmumukain kanyang parang small o maliit sa mata ng ibang tao. Satan is the father of comparison. Ang gusto ni Satanas, ikumpara mo lagi ang sarili mo sa ibang tao. Nga naman, kung halimbawa, yan taong yan ay mas maraming tinatangkilik sa daigdig nito, tapos ikaw ganun lang. Pero may sasabihin ako, alam mo kapatid, kung ang pera mo sa bangko ay kahit sabihin natin 200 pesos lang or 1,000 lang, tapos sila bilyon, trilyon, tapos may mga kotse, mayroon silang mga mansyon, no? Nakakapag-around the world, pero wala naman sila kay Jesus. Kapatid, may sasabihin ako sa iyo, importante. You know what? Mas valuable ka o mas mahalaga ka kaysa sa kanila. Sapagkat sa mata ni Jesus, mas mahalaga ka. You are very precious because you are a Christian. Means you belong to Jesus. Enough na sa mga panahon na nanliit tayo sa mga sarili natin. Enough na sa mga panahon na ikinumpara natin ang mga sarili natin sa ibang mga tao. Enough na. Hindi pa ba kayo nagsasawa sa mga insecurities na yan? Enough na. Maging conscious tayo kung sino ang nasa atin. Sino bang nasa atin? Si Jesus. It's Jesus. Wala nang iba pa. Mahal na mahal tayo ni Jesus. In fact, ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Namatay siya para sa atin. After 3 days, nagbangon siyang muli para tayo ipaghanda ng pwesto sa kalangitan kasama niya. Kaya alam po ba ninyo, sa araw-araw natin buhay dito sa daigdig na ito, I call this Christian journey. Hindi po ito basta journey ng isang tao na ordinaryo. Ito ay journey ng isang Kristiyano. Pinakamahalagang journey. Hindi nakukuha yan sa dami ng napuntahan mong bansa, sa dami ng achievements mo, marami kang pera sa bangko, mas matalino ka ba kaysa ano yung nakukuha dyan? Ang tinitingnan ni Jesus, okay, sino ba mga pinili ni Jesus na apostol? May mga pinag-aralan ba yon? May mga degree ba yon? Wala, di ba? But, sa mga taong yan, sa mga apostoles na yan, alam po ba ninyo, doon nag-work ang kapangyarihan ni Jesus. It's only a matter of knowing. Sino ba ang tinanggap mo? Bakit mo pa minamalit ang sarili mo? Enough na sa mga bagay na yan. Tama na sa mga inaksaya natin. Panahon na na-insecure tayo, na-inggit tayo, nagkumpara tayo ng mga sarili natin kung kani-kanino. Nope. Tama na. Enough na. It's about time na itaas natin ang bandera nating mga Kristiyano. Yun ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya ang buhay natin. Mahal na mahal tayo ni Jesus. Bakit mo ikukumpara ang sarili mo sa mga hindi mananampalataya? Hindi nila kilala si Jesus. Imbis na ma-insecure ka sa kanila, puntahan mo sila at i-share mo rin sa kanila si Jesus. Yan ang pinakamagandang magagawa natin. Sapagkat kumpara sa kanila at sa atin, mas kahabag-habag sila kaysa sa atin. Tayo may buhay na walang hanggan. Sila wala. Kaya kailangan nila tayo. Imbis na kainggitan natin sila, bahaginan natin sila tungkol kay Jesus. That's why if you're not yet a subscriber to this channel, I invite you to do so. Mangyaring pakiclick ang notification bell. Would you please share this video? Mangyari naman po pakishare para naman po marami po mag-benefit at maraming makakilala kay Jesus. Thank you and Jesus
truly loves us all.